Hello, beautiful soul. Welcome back to my channel. This is May Chang. I'm from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. October 2024, tao na nakakonect sa'yo. Hindi ko na-explain. Palagi naman natin itong ginagawa. Ano? Tatanungin lang naman natin kung ano yung nararamdaman niya sa'yo. Intention, action, at nararamdaman mo sa tao na to, Capricorn. And syempre, alaman din natin ang hindi mo alam, hindi nyo alam sa connection ito. Yung energy mo, advice, at syempre, ang overall energy mo. Tingnan natin. Tao na nakakonect kay Capricorn. Maraming salamat muna sa mga subscriber, ha. Kung gusto nyo ng personal reading at energy nyo lang ang gusto makuha natin, all the details po is nasa baba ng video na ito. Tao na nakakonect kay Capricorn, anong nararamdaman mo kay Capricorn? Dalawa agad. Bakit? Okay, nararamdaman, tao nakakonect sa'yo, Capricorn, nararamdaman niya daw sa'yo. Ano, parang andun yung, oo, mahalaga ka. Siyempre, mahalaga ka. Andun din yung situation na parang may iniisip ka o nagiging cold ka sa kanya. Ganun, kasi nakikita ko parang tahimik, no, ang nakikita ko. May konting sad, ikaw din daw yung ikaw din daw yung tao na hindi niya alam yung nararamdaman, yung totoong nararamdaman. Ganun, pero mahalaga ka sa kanya. Yeah, hindi niya alam kung ano yung totoong nararamdaman. Pero, there's a sadness ako nakikita dito, no? Maaring tayo is vice versa, ha, mga kabayan. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero they always, tinitingnan ka niya, no? Maaring kung kayo is magkahiwalay, tinitingnan niya yung mga social media mo, tatanong siya sa kaibigan mo, mga ganun, no? Nakita ko dito. Diba dito may anak na? Yun. Kung kayo isang kahiwalay, ibig sabihin, parang may mga, kasi parang hindi nag-uusap eh. Kasi andito yung situation na parang cold, no? Tapos parang ang sinasabi niya, sa siguro, yun nga, parang hindi niya alam yung totoong nararamdaman mo, kung gusto mo ba siya o mahal mo ba talaga siya, ganyan. Parang sa iba sa inyo, sinasabi nyo na naging narcissist to kung kayo is nagkahiwalay or hindi man kayo nakahiwalay. Kumbaga, narcissist kasi yung halimbawa nagkaroon ng kasinungalingan or may ibinintang ka sa kanya na halimbawa, nang babae ka, nang lalaki ka, mali ka. Hindi niya yun tanggap. Hindi niya yun matatanggap. Oo, kasi yun yung ano, yun yung sabi niya sa'yo, Capricorn, na sa iba, ganun ha, ganun ang nakita. Sa iba, hindi niya alam yung nararamdaman mo. Sa iba, ganun, parang narcissist ka raw, tapos parang handin yung you pretending, tapos mapanding lang, na parang nawawala, minsan wala siyang tiwala sa'yo, ganyan. Ganun ang nakita ko sa kanya. Anak pa baka muna na. Tingnan natin ang ano nararamdaman mo, Capricorn, sa tao na to? Capricorn, tingnan natin nararamdaman mo, no? Capricorn, anong nararamdaman mo sa tao na to? Okay. Okay. Tandaan nyo, maaring tayo is vice versa. Okay. Okay, nararamdaman mo sa kanya
parang din yung ano eh, ramdam niya, yung tao na na-connect Capricorn na, parang hando kasi yung sa iba dito is sinasabi ni Capricorn na you're cheated, you're cheating. Ganun ang sinasabi niya. You're cheating, maaring iba sa inyo, niloko mo ako, nagkaroon tayo ng frustration, ganyan. Tapos, andin yung sitwasyon na maaring nagkaroon ng division or nagkaroon ng mga pagpapabaya, no, sa nakikita ko dito. Andin tira yung situation na maaring nagkaroon nga ng panloloko, pamababae, ganyan, panlalaki, naging, ano, nagkaroon nga ng cheating, nagkaroon ng iba, naging sneaky, nagsinungaling, o iba dito is nagsisinungaling, liar, ganyan, ang nakita ko. Or vice versa tayo, wag, ganyan ang sinasabi niya. Pero, ang sinasabi niya dito, na, may mga gusto siyang gawing bagay na pagsisimula, no, sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko to parang hindi yung gustong magsimula, yung gusto niya ng ano tawag dito, yung malinis ang lahat. No, maaring itong tao, maaring ikaw Capricorn, may nalaman ka sa kanya, no, sa nakita ko dito. May nalaman ka sa kanyang sikreto kasi meron tayong cheating. No, kaya ang nangyari sa iyo Capricorn, na nandito ka sa situation mo na parang you want independent, hindi yung sa pag-iwas eh, no, sa nakita ko, hindi yung frustration sa iyo when it comes ito sa tao na to, dumating ka sa time na I want to be alone, mga ganyan, nagkaroon nga ng pagbabaya, ng isolation, mga ganyan, hindi yung situation na nakita ko rin naman na when it comes dito, siguro there is someone want to confess because of the regret. Yeah, may mga regret, may gusto na rin na gustong magbigay ng effort to clean yung sarili niya. Yun na nakita ko ha. Tapos, ano ba ba? Andito yung sitwasyon na gusto niyang i-try na ginagawa naman niyang i-control at balansehin yung situation. No? Ibig sabihin, meron siyang ano, pinagpipilian. No. Yun ang nakita ko. Tingnan nga natin kung ano intention itong tao nito sa'yo. Tao na nakakonnect kay Capricorn. Sa mga mag-aasawa naman, ha? Mag-asawa or yung iba dito, magkasama kayo pero ganito. Sa iba na parang hindi. Kasi more hindi kasi kayo nag-uusap eh. Sa nakita ko dito eh. Walang pag-uusap ako nakita. Siyempre, ganun din. Yung sa iba, handun nga yung there's a cheating. Handun rin yung situation na parang may mga nagchichismis ha. Sinasabi rin dito. Maaring yung mga nakahiwalay na to, no, sa iba, no. Nakahiwalay. And then, parang may tao na gustong ayusin ang lahat. Dito. Sa sitwasyon. Either magkaroon ng confession, magkaroon ng pag-uusap, ganyan. Magkaroon, pero handun yung maaring may isa sa inyo is nagdadalawang isip, no? Sa nakita ko. Pero they want to give effort para ayusin ang lahat. Yun na nakita ko. Kasi parang gusto niyang bumalik yung trust mo sa nakita ko. Tingnan natin ang intention niya sa'yo. Tawag na lang ako na kay Capricorn. Anong intention mo? Kay Capricorn. Ay, baliktad mo ano. Anong intention mo kay Capricorn? Ay, sorry anak. Nahulog ka. Sorry ah. Nag-ano si mami eh. The 9 and the 10. Bakit? Thank you. Ay, baliktad naman tong card. Okay. Sabi niya, ano, intention niya sa'yo is, ano gusto na niyang matapos yung mga problema ninyong dalawa. And I want to fight daw itong situation. Yun ang intention niya. Na ipaglalaban niya
Eh, gusto niya rin mag-sorry dito eh. Hindi siya susuko hanggat hindi mo siya napapatawad. Yun ang intensyon niya. Kumbaga, andun yung ano, pagsisimula, no, sa nakita ko dito. Andun yung sinasabi niya na ano, mag-change siya. Mag-change siya. No? Kasi siya rin, nakita ko hirap siya. May mga ano rin siya, may mga deep wound na nararamdaman, no, Capricorn. Pero, ano, willing siya na ano, mag-change. Mag-apology siya sa'yo. Tingnan natin ang action niya sa'yo. Sana matapos na daw yung problema niya. Yung mga bigat na nararamdaman, mga pinagdadaan ng problema, ganon. Pero yung mga hindi naman dumadating sa ganitong situation, sa nakikita ko dito, ano, may mga problema kayo na you need to be patient lang kasi yung mga problema nyo, magtatapos na. No? Kumaga na dito sa universe, nandito rin yung angel nyo na gumagabay sa inyo. No? Anong action? Saan na nakakonect kay Capricorn? Anong action mo? Well, nakita ko yung action niya dito. Walang yan. Walang yan. Sabi ko tuloy, walang yan. Sorry. Okay. Ang action niya sa'yo, andito yung ano eh, yes, talaalala niya yung mga situation na masasaya ninyong dalawa, no? Sa nakita ko, yung mga memories yun. Hindi yung sakit na naalala niya na nangyari yung mga hindi dapat mangyari. Siyempre, yung mga good things din naalala niya yun. Kasi, yung iba dito, I wish you, ganyan. Action niya, I miss you, ganyan. And then, ang nakikita ko lang sa kanya, may sikreto kasi siya eh. Masyado siya masikreto. Kasi sa ngayon, may takot siya. Andin siya sa indecision, no? Naari nagkakaroon pa ng self-doubt sa mga plano na gusto niya. Kasi, di ba, sabi niya, intention niya is to change, di ba? Ang sinasabi niya dito, na gusto niya nang matapos yung mga bigat at problema, struggle, na, ano, na, gusto, na dinadanas niyo o niya ngayon, no, sa nakita ko dito. Pero sa nakita ko dito, when it comes to planning, nagkakaroon kasi siya ng self-doubt. Kumbaga, handun siya sa situation na pag-TTS sa isang sitwasyon kasi there's a few options. Maaring may mga sitwasyon na natatakot pa siya to change, ganyan. May mga sitwasyon na nabibiing held back siya ng meron sa kanya. Yun na nakita ko. Kasi may sikreto ako nakikita sa kanya. Yun na nakita ko. Sa iba naman, ang nakikita ko dito, masikreto yung person nyo, Capricorn, or kayo ang masikreto. No, sa nakita ko dito. And then, yun nga, nahandin yung pain na nakita ko sa kanya. Pero I miss you daw. Pero when it comes sa ano, handin yung ano, medyo kung kukontakto sa'yo, sa iba ha, kung kukontakto sa'yo, may delay. Kasi, nagkakaroon siya ng ano eh, pagdadalawang isip. Kasi may mga few option pa siya na pinag-iisipan. Kaya when it comes to a planning for a future or planning, parang ang nakikita ko kasi sa kanya, ano eh, hindi pa niya naiisip yung hindi niya pa alam talaga totally yung future na gusto niya. Kung, kasi hindi yung takot. There's a fear ako nakikita sa kanya na sa bagay-bagay. Yan nakita ko dito. Tingnan natin ang hindi nyo alam sa connection ito. Ang the blind spot. Oh. Ano ba? Tingnan natin. Bakit? Mari ikaw ito o siya, no? Makita kong babae.
Ang blind spot ng koneksyong ito meron ditong isang tao. Sabi ko nga, di ba, parang iiba is may there's a third party. Meron isang tao dito na inabandonahan niya na nag-going toward niya siya sa isang ano eh. Kumbaga, hindi yung nagkaroon ng problema, nagkaroon ng mga revelation, kumbaga. Hindi yung part na yon is inabandonahan niya. No? And then, may inabandonahan siya sa sitwasyon. And then, nakikita ko dito na nag-put boundaries siya. Nakita ko kasi why and hindi yung part na may gusto siyang protektahan at depensahan sa isang situation. Kaya niya inabandonahan yung meron siya. No? Ang nakita ko, hindi to yung sitwasyon na naging very cold na siya doon sa isa, if ever na may there's a third party. Or sa iba naman, is ang nakikita ko dito, gusto niyang mag-focus sa sarili niya. Ganun ang nakikita ko. They want to focus sa sarili niya. Kasi sobrang pain at ano, bigat ng nararamdaman niya. No? Sa nakita ko. May nakita ko ganun na parang gusto niya muna mag-focus sa sarili niya. Pero ang nakita ko dito, may humahabol. No? May humahabol sa kanya. Tingnan natin. Maaring ikaw ito, Capricorn, o siya ha. Ano energy mo? Kasi ito po, we have the magician. Gusto niya ng new beginning sa buhay niya. No, sa nakita ko dito. Ba, ano kay energy niya? Bakit? Energy mo pala, Capricorn. Bakit? Thank you. Okay. Ibig sabihin, ang energy mo ngayon, is nandito yung sitwasyon na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, ano? Maaring may mga tao, may tao na mataas yung ego, ganyan. Pero, hindi yung situation na you want to give effort sa isang situation na gusto mong ma-develop, no? Sa nakita ko. Yung mga wish come true mo. Ganyan. May mga gusto kang wish come true or hinihiling na gusto mong ma-develop or maging okay ang lahat. Yun ang nakikita ko. Focus ka dito and yung commitment ka dito. Halimbawa, sa trabaho, ganyan. Diba? Halimbawa, sa trabaho mo, eh, mas more kang magiging hard work or mas more mo i-develop yung sarili mo, i-master mo siya. Tapos, yun nga, para, kasi nahandun yung wish come true mo na maging okay, no, at maging matatag. Kung baga ganun. Kahit minsan, magulo yung isip mo, naguguluhan ka, mga ganun. Ang nakikita ko dito. Then we have the purple room. Galing mo. Diba? Andi yung sitwasyon na itong, kasi gusto mo uling magkaroon ng masayang situation. Masayang family, masayang relasyon, masayang surrounding, mga ganyan. No? Sa nakita ko dito. And you give effort. Lalo na sa trabaho mo tsaka sa family. And you want to give effort para maging okay ang lahat. Pufocusan mo to, nakikita ko. Anong advice niyo po? Parang iba sa inyo, if you have an ambition sa buhay, di ba? Alam ba, may ambition kayo, gusto niyo may gawin na mga wish come true, bibigyan niyo daw ng effort yun. No? Kahit, or you need na mag-give ng effort sa sitwasyon na yon, kahit na minsan magulo yung isip mo, hindi nagtutugma yung utak at kilos mo, mga ganyan, no? Bigyan mo ng effort at bigyan mo ng focus. Tingnan natin ang iyong advice. Universe, ano pong advice? Okay. Thank you po. Bakit? Thank you. Okay. Sabi dito, ang advice kasi is you need to escape
sa isang situation na alam mong hindi mag-work, no? Sa nakita ko dito. And then sinasabi rin na magkaroon ka ng clear mind. Siyempre, handun din yung pagkakaroon ng decision eh, no? Pagkakaroon ng decision sa buhay na manindigan or depensahan mo rin yung sarili mo or handun yung situation na kailangan mo ng strong will para malabanan yung mga challenge na dinaranas mo sa ngayon, no? Sa nakita ko dito. Handun din yung you need to speak, ganyan. Andito rin you need to release yourself sa isang sitwasyon na para kang natrap, ganyan. Sa sitwasyon na masakit, sa sitwasyon na nagkakaroon ng frustration, no? Sa mga sitwasyon, alisin mo yung pagkakaroon ng self-imprisonment. Isa yun, no? Na nakakaramdam ka ng helplessness yun. Alisin mo daw yun and you need to decide, no? Sa nakita ko dito. Yun, strong will lang ang nakita ko. Kasi yung mga challenge daw na to sa nakita ko. Kasi marililis ko siya eh. Marililis ko to. Kasi more on ano kay mapag-isip, no? Sa nakita ko dito. More on mapag-isip ka sa mga bagay-bagay sa nakita ko dito. Marami kang iniisip, kumbaga, no? Sa nakita ko dito. And you need to be devoted, syempre. And then yung you need to follow your head over your heart. Ang sinasabi dito. So ngayon, parang siguro yun yung iniisip mo. Parang nauuna yung pag-iisip kaysa sa puso. No? Kaya nakita ko na parang ganun. Pero yun nga, sinasabi naman dito na ganun, you need to release. No? Huwag kang magkaroon ng self-imprisonment. Don't focus sa mga painful situation na kailangan mo talaga ng mental strength tsaka you need to take in control yung sarili mo rin. Diba? Anak pa ba ka muna? May magkikita oh. Anak pa ba? Okay. Overall energy ni Capricorn, October. Thank you po. Okay. Bakit? Thank you. Galing mo, the magician. Dalawa yung magician mo. Okay. Ang overall energy mong we have the seven of wands. Ay, kanina pa pala ito. Ang energy mo this month is nandito ka sa sitwasyon mo na you want to focus to yourself and doon sa mga goal na gusto mong maganap. No, kasi may mga sitwasyon na minamanifest ka na you want to clarity yung isang situation or handi yung situation may mga gusto kang i-correct, may mga gusto kang itama, no, na gusto mong yung parang gusto mong ano, may mga gusto kang hustisyahan sa buhay mo na gusto mo nang make a new beginning talaga. No, sa nakita ko to. Gusto mo maging fair ang lahat. Ang nakikita ko to. Gusto mo ng equality, kumbaga na balansehin, may mga babalansehin ka raw na situation. Maghahanap ka ng mga action or maghahanap ka ng mga katotohanan or may mga sitwasyon na i-correct mo, no, to make a new beginning sa buhay mo. Kumbaga, handun din yung ipo-focus mo yung sarili mo sa mga goals na gusto mong mangyari. Nakita ko. To achieve to success. Sa iba naman dito, you need to decide. You need to decide to yourself. Focus to yourself. Kailangan mo ng mental peace. And then, keep moving to reach your goal talaga. Sa nakita ko to. And make a new beginning. No? Yun ang sinasabi. You need to take it action and be create again. No? When it come to yourself. Yun ang iba dito. Ganon. Kumbaga, yung iba dito is there's an opportunity na maaring may mga gusto kayong gawin to reach your goal, mga ganyan. Yun, no? Focus doon and concentrate. Magiging magko-concentrate ata kayo doon sa part na yun para ma-reach niya yung gusto niyong mangyari, no, sa nakikita ko dito. Parang may mga sitwasyon na paninindigan mo na, ganyan. May mga sitwasyon na paplanuhin mo na siya, pero may konting down yan. May mga didesisyonan ka na raw, no, sa buhay mo. Arigato, namaste, God bless.